Ginagabayan ng Espiritu. Kailangan ang Espiritu sa pag-unawa ng katotohanan. Ikalawa ng Abril. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. 1 Korinto Kapitulo 2 Versikulo 10. May malaking gawain na kailangang tapusin para sa kapanahunang ito, at hindi natin nakikilala kung ano ang nakahandang gawin ng Panginoon para sa kanyang bayan. Nagsasalita tayo tungkol sa mensahe ng unang anghel at ng ikalawang anghel, at iniisip natin na mayroon tayong kaunting pagkaunawa ng mensahe ng ikatlong anghel, ngunit hindi tayo dapat na nasisiyahan sa kasalukuyan nating nalalaman. Ang ating mga kahilingan, na sinamahan ng pananampalataya at pagsisisi, ay dapat na umakyat sa Diyos, para sa pagkaunawa sa mga hiwaga na ihahayag ng Diyos sa kanyang mga banal. Dapat tayong magkaroon ng pagkaunawa na malibang turuan tayo ng banal na Espiritu, hindi tayo magkakaroon ng tamang pagkaintindi sa Biblia, sapagkat ito'y saradong aklat maging sa mga matatalino na pantas sa sarili nilang pagmamapuri. Sinasadya ni Jesus ang kanyang sinabi noong tinuruan niya ang kanyang mga alagad na, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan." Nangangahulugan ang pagsasaliksik ng paghahambing sa kasulatan sa iba pang kasulatan, ng mga bagay na espiritual sa mga bagay na espiritual. Dapat tayong magsaliksik para sa nakatagong kayamanan na nasa ilalim, gaya ng mga ngalakal na naghahanap para sa mahahalagang mga perlas. Magiging gantimpala ng nagsasaliksik para sa katotohanan ang liwanag, dakilang kaliwanagan. Marami ang hindi nagsanay sa kanilang mga kakayahang mental, at walang karanasan sa pagunat sa sukdulan ng kanilang kakayahan upang matutuhan kung ano ang katotohanan. Hindi maaaring may buhos sa inyo ang banal na Espiritu malibang makadama kayo ng pangangailangan, at maging higit na nagnanasa sa pagbaba nito kaysa sa kasalukuyan ninyong kalagayan. Kailangang maunawaan ninyo na nabubuhay kayo sa mga bakana ng walang hanggang sanlibutan, na darating na si Kristo, at nagaganyak ang buong kalangitan sa gawain na nagpapatuloy na naghahanda sa isang bayan para sa kanyang pagdating. Kung may isang bayan na kailangang tumupad sa payo ng saksing tapat sa Iglesia ng Laodicea na magsikap at magsisi sa harapan ng Diyos, ito na ang bayang nabuksan sa kanilang harapan ang mga mahalagang katotohanan para kapanahunang ito, at hindi nabuhay sang-ayon sa kanilang matataas na pagkakataon at pananagutan. Malaki ang nawala sa atin sa hindi pagsasakabuhayan sa liwanag ng banal na katotohanan na inaangkin nating pinaniniwalaan.